kailan ma. Sangali lang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan na iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umulad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mamumuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad na 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na makuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay aawitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay aalalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon. Ako ay dinggin at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Adorin mo, Ama.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pesta ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakausapan niyang itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang maalipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At good morning din po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang bansa na patuloy na sumusubaybay sa atin at sa mga kapilyang nasasakupan ng ating parokya. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday din po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal, happy anniversary po. Sa atin pong mabuting balita, napakinggan natin ang paggawa o pagpapakita at pagpapatuloy ng pagpapakita ni Jesus ng mga kababalaghan. Patuloy si Jesus na naglalakbay upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa lahat sapagkat biyaya niya ang kagandahang loob. Ipinapahayag sa atin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa na siya ang nilikha ng mga bagong langit at bagong lupa upang makamit natin ito balang araw. At ang bagong likha ay tanda na wala ng hapis, dusa, hinanakit, kalungkutan, kapighatian at iba pang problema. Ito po ang ipinahayag sa atin sa ating unang pagbasa ni Propeta Isaías. Pangako ng Panginoon na mararanasan natin ang kaginhawaan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, kita ho natin, tinugon naman ito sa ating mabuting balita, ang isang patunay na si Jesus ay ang tanda ng pag-asa ng ating mga buhay. Ngayon ay ang tagpo ni Jesus at ang isang mataas na opisyal ng isang kawal ng sundalo. Lumapit ito sa kain ng isang kabayo kasama ng kanyang mga kasamahan. At siya'y humiling sa Panginoon upang dalawin ang kanyang bahay. Upang ipatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanyang anak na naghihingalo.
mataas ang lagnat. Subalit, sinabi ni Jesus na umuwi na siya at may pangakong gagaling ang anak nito. Makikita ho natin kung paano o ano ba ang instrumento kung bakit gumaling ang anak ng isang pinunong ito. Naroon yung malalim niyang pananampalataya na gumaling nga ang kanyang anak. Hindi nila kasama si Jesus nung umuwi. Sila lamang bumalik sa kanilang bahay. At pagdating sa bahay, lumapit ang isa sa mga kasamahan niya at sinabing gumaling na ang iyong anak. Pinatotohanan naman ito nung tinanong ng pinuno ang isang kawal kung anong oras gumaling ang anak. At ganun din ang oras na sinabi ni Jesus na magaling na ang iyong anak, katugma doon sa sinabi ng kawal. Kaya nang palapit na ang kapitan sa kanyang bahay, ang nangyari na andoon na, naibigay na ni Jesus ang isang himala. Ang isang himalang nagpatibay mismo, nagdagdag pa ng pagtitibay ng kanilang pananalig sa Diyos. At ito ang naipakita sa atin sa mabuting balita. Sinamba nila si Jesus. Sa ating buhay, si Jesus ay ang tanda ng pag-asa na mayroon tayong magandang pangako na makakamit natin sa kalwalatian na kung saan nariyan ang kaginhawaan. Matapos ang ating mga pinagdadaanan dito sa lupa, yan ang pangako ni Jesus. Kaya sana sa pang-araw-araw nating buhay, ganun ang ating palalimin. Palalimin natin ang pagkapit at pananalig sa Kanya. Sana sa pang-araw-araw nating buhay, naroon pa rin ang pagnanais nating dumulog sa Diyos. Inaalala natin ngayon ang Kwaresma at Semana Santa, ang kanyang mga sakripisyo, lalong-lalo na sa kanyang misteryong Paskwal, upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Ang kailangan lang nating gawin ay patuloy na manalig sa Kanya at gumawa pa rin ng tama at mabuti. Sabi nga sa isang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga kapatid, kung tayo ay kita ni Jesus, kung tayo ay nakikita ng Diyos, na patuloy tayong lumalapit, dumudulog sa Kanya, tayo ay binibiyayaan ng Diyos sa ating mga kahilingan. Ito ho ang magiging susi natin papunta sa kalangitan, ang ating patuloy na pagdulog sa Kanya. Sapagkat mabuti ang Diyos sa mga taong palagi ang lumalapit sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa mga taong gumagawa ng mabuti. Mabuti ang Diyos sa mga taong nagsusumikap na ialay ang Kanyang buhay para sa lahat. Ito ho ang ipinapakita sa atin. Ito ho ang ipinapaunawa sa atin na sana patuloy tayong dumulog, na sana patuloy tayong lumapit at patuloy nating palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat si Jesus mismo ang siyang magbibigay ng ating pangangailangan, ang siyang magpapagaling ng ating mga karamdaman. Yan ang patunay na ginawa ng Diyos. Yan ang patunay na ginawa ni Jesus sa isang pinuno ng mga sundalong ito. Nang sabihin niyang magaling na ang iyong anak. Kahit hindi pa niya pinupuntahan, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan.
Ganon din ho sa ating buhay. Ang kailangan lamang ay naroon yung malalim nating pananampalataya sa Kanya. Manalig, kumapit, at si Jesus mismo ang siyang magbibigay ng biyaya, ang siyang tutugon sa lahat nating pangangailangan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangailangan. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga at sa pinakamaliit ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumauna ay magtamasa nawa na walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya na nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain po namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. May narapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod po namin sa gilimong anak,
ang pagkamaway mo'y aming ginaganap upang ang pag-imbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugalit gawaing binabalak. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan na tungo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo'y simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol San Jose Marelo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin.
mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami at Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dagilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Palipo tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya namang bumagot bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.